Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa aking previous video, nakilala natin ang pumpkin toad na sobrang engo tumalon. Ang mga palaka ay dapat na mahusay tumalon, pero hindi ganyan ang mga pumpkin toad. Tignan mo, hirap silang mag-landing. Dahil sa palaka na to, naisipan kong gumawa ng episode tungkol sa mga hayop na medyo syunga-er sa kanilang trabaho. Gaya na lang ng kalapate na mukhang timang kung lumipad. Isda na mukhang eng-eng lumangoy at bubuyog na aksidenteng natutusok ang kanilang sarili. Lahat ng yan at marami pang kwentong hayop ang inyong mapapanood for today's episode. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host, at umpisahan na natin. Ang una nating bida ay ang Tumbler Pigeon. Mukha silang pangkaraniwang kalapate hanggang sa makita mo nga lang silang lumipad. Tignan mo, mukha silang inaatake ng epilepsy. Kaya sila tinawag na Tumbler Pigeon dahil sa husay nilang tumumbling sa ere. Isa itong breed ng kalapate na nagsimulang paramihin sa bansang Inglaterra noong 1765. Binuo ng mga pigeon fancier ang breed ng mga Tumbler Pigeon na may neurological damage sa paraan ng selective breeding. Sa madaling salita, may sira sa ulo ang mga kalapati na to, kaya hindi nila mapigilan ang tumumbling. Ang lahi ng kalapati ay isa sa pinakamahusay at pinakamabilis lumipad sa pamilya ng mga ibon, kaya naman kaaliwan mo kung makakita ka ng kalapati na parang nakadroga kung lumipad. Ang ibang Tumbler Pigeon ay sobrang lala ng kondisyon, hindi na nito kaya pang lumipad. Kaya naman kung meron kang alagang Tumbler Pigeon, huwag mo itong pakakawalan. Yan ay dahil sa mabilis itong makukuha ng mga predator gaya ng pusa, lawin at pati ng magnanakaw. Kasama sila sa ating listahan dahil trabaho ng mga ibon ang lumipad pero hindi ang mga Tumbler Pigeon. Uwup! Uwup! Uwiii! Mula sa kalapating obog lumipad, dito naman tayo sa kambing na mabilis manigas. Ito kasi ang breed ng kambing na walang kahirap-hirap hulihin at siguradong tatawanan mo pa kung makita mo. Sila ang mga Tennessee Fainting Goat. Sigawan mo lang sila at agad na itong maninigas. Kahit busina ng truck, takot agad sila. Kasama sila sa ating listahan dahil normal lang sa kambing ang tumakbo ng matulin, ngunit hindi ganyan ang mga fainting goat. Kailangan pa naman nila ang tumakbo ng mabilis dahil paborito silang huntingin ng mga gutom na predator. Nagsimulang paramihin ang mga fainting goat sa Tennessee, USA noong 1800. Ang mga fainting goat ay may genetic disorder o kondisyon na tinatawag na myotonia congenita. Nang dahil sa myotonia congenita, mabilis na naninigas ang kanilang muscle sa tuwing nagugulat. Ang myotonia congenita ay hereditary. Ibig sabihin, mabilis itong namamana ng kanilang anak. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman sila nasasaktan sa tuwing sila ay naninigas. Pwede mo nga rin itong gawin pag takot kang makasal. Lumipat naman tayo sa karagatan upang makilala ang isda na parang tangik lumangoy. Sila ang mga frogfish at palagi mo itong maikitang naglalakad. Paano ba naman? Tinatawanan kasi ito ng mga kapwa niya isda dahil sa sobrang mangmang nitong lumangoy. Hindi gaya ng ibang isda, ang mga frogfish ay walang swim bladder kaya nahihirapan silang lumutang. Maliit lang ang kanilang palikpik na sadyang ginawa upang gumapang kaysa lumangoy. Kasama sila sa ating listahan dahil sa dami ng isda na marunong lumangoy, ang mga frogfish ay tila ba na pag-iwanan ng panahon. Kahit specialty nila ang gumapang, para pa rin silang ewan maglakad. Ito ang isa na mukhang galing sa inuman, kaya pasuray-suray ng maglakad. Sige, alak pa more! Ganito pala ang itsura ng isda kapag bangag na sa kalasingan. Pero okay lang yan, dahil kahit hindi sila nabiyayaan ng talento sa paglalangoy, isa naman sila sa pinaka nakakaaliw na isda sa dagat.
Tuwing umaga, trabaho ng mga manok ang tumilaok para gisingin ang mga tao. Kakaunti lang ang kayang gawin ng mga manok at hindi rin sila katalinuhan, ngunit makakaasa ka na titilaok sila sa umaga. Pero paano kaya kung ang alaga mong manok ay sobrang energetic at hindi magpapatalo sa pahabaan ng hininga? Ang manok na ito ay sumikat sa internet dahil sa pagkatapos nitong tumilaok ng pagkahaba-haba, malalagutan ito ng hininga at mahihimatay. Kung nasa tamang kondisyon ng manok, kaya nitong tumilaok sa loob ng 16 seconds nang hindi man lang nahihimatay. Para sa susunod nating bida, dapat mong makilala ang mga bubuyog. Trabaho ng insekto na to ang tusukin ang sino mang sisira sa kanilang tahanan, ngunit hindi palaging ganun ang nangyayari. Kung minsan, aksidente nilang natutusok ang kanilang sarili gaya ng insekto na nakunan sa picture. Nangyayari lamang ito sa tuwing ini-sprayan sila ng pestisidyo kung saan nasisira ang kanilang utak. Nangingisay ang bubuyog kaya nito natutusok ang kanyang sarili sa ulo. Ang kamandag na kanyang naiturok sa kanyang sarili ang siyang papatay sa kanya. Kasama sa ating listahan ng mga bubuyog dahil marami silang pag-uugali na parabang hindi nila pinag-iisipan. Isa pang halimbawa nito ay ang pag-aagawa ng mga lalaking bubuyog para lang sa atensyon ng mga babae. Dito sa mainit na disyerto ng Australia, nakatira ang mga Darwin's Bee. Tuwing mating season, ang mga lalaking Darwin's Bee ay nagkakandara pa sa paghahanap ng babae sa loob ng mga butas. Ang mga babae naman ay nag-iingat na lumabas sa kanilang lungga dahil alam nilang pagkakaguluhan sila ng mga lalaki. Kapag ang mga lalaking bubuyog ay nakita ng babae, sa kanila ito kukuyugin. Magtatagisan ang mga lalaki ng palakasan at ang pinakamahinang maniligaw ay madalas na namamatay. Ang lalaki na pinakamalakas ang siyang matitirang buhay upang makipaglabing-labing sa babae. Kawawa ang mga babaeng bubuyog dahil sila ang pinakanaiipit sa agawan ng mga lalaki. Sobrang agresibo ng mga lalaki at kung minsan, hindi nila namamalaya na napapatay na pala nila ang babaeng kanilang nililigawan. Gaya ng isa na to na natanggal na ang ulo ng babae dahil sa pag-aagawan sa kanya ng mga lalaki. Sobrang nakamamanghang pag-aralan ng mga hayop at marami pa tayong hindi natutuklasan sa kanila. Ikaw, alin sa mga hayop na ating natalakay ang pinakanagustuhan mo? Ako kasi, nagustuhan ko ang mga Tumblr Pigeon. I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Axel Josh Rinion, Dennis PH, Maria Bevelita Flora, Carlito Eugenio, Ian Harbjorn Bagol, Del Anthony TV, at kay Mary Jane AJ at Joy Rosario. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!